Kinabukasan ay hindi pa rin tumatawag si Marky. Binabagabag tuloy ng pagkainis at pag-aalala si Bea. Dahil doon, minabuti niyang tawagan ang asawa pero nakapatay ang cellphone nito. Pilit na lang siyang nag-focus sa trabaho sa clinic, subalit habang lumilipas sa mga oras ay bumibigat ang pagkainis niya. Lalo pa at tuwing susubukan niyang tawagan si Marky, ay nakapatay pa rin ang cellphone nito. Pagdating ng hapon, nang magsasara ng clinic ay minabuti ng tumawag ni Bea sa opisina ng assassin sa Mariveles. Babae ang sumagot, natiyak na asawa ng team coach. "Hello, Mrs. Ramos?" naniniguro niyang tanong. "Yes, speaking. May know who's on the line?" Ay, hindi alam ni Bea kung paanong approach siyang gagawin sa pagtatanong. Sa huli ay nagpasya siyang kalimutan na lamang ang pride. "This is Bea, Marky's wife. Sorry kung bigla ng pagtawag ko. Nakabalik na ang assassins from Singapore, di ba? Tama ba?" "Oh, Bea. Thank God you called. Yes, kagabi pa sila dumating. Marky is very sick. May sakit na siya bago pa kami bumalik ng Pilipinas." Sinagilihan siya ng labis na kaba sa narinig. "Nandyan ba si Marky? Can you please tell him not to go anywhere? Pupuntahan ko siya ngayon." "Of course, I'll tell him. Pero sa kalagayan niya ngayon, I doubt it kung makakaalis siya." Lalong kinabahan si Bea. Ibig sabihin, hindi simpleng lagnat lang ang mayroon ng kanyang asawa. Pagkatapos magpaalam sa kausap ay nagmamadali na siyang nagmaneho patungo doon. Labis na pag-alala ang kanyang nararamdaman. Wala pa siyang natatandaan sa buhay niya na nagmaneho ng ganong kalayo. Pero nang makarating ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Kagad na nagpunta si Bea sa dorm kung saan tiyak na naroon si Marky. Pagbukas ng pinto ng quarter ni Marky, kadiliman ang sumalubong sa kanya. Nang buksan niya ang ilaw ay tumutok ang paningin niya sa ibabaw ng kama kung saan naroon si Marky. Pabaluktot itong nakahiga. Labis na nag-alala si Bea para sa asawa. Nang lapitan niya ang asawa ay kagad niya itong hinaplos sa likod. "Marky." Nang hindi ito sumagot ay lumipat siya sa kabilang bahagi ng kama. Nakakunot ang noon ni Marky at mariing nakapikit. Nang hawakan niya ang mukha nito ay napaso siya sa init noon. Sa puntong yun ay bumukas ang pinto ng kwarto. Si Peter yun, nananatiling nakatayo sa bungad ng pinto. Halata ang pagkasurpresa sa mukha. "I'm glad you came," sabi nito na makabawi. Pagkatapos ay tumuloy na sa loob dala ang hawak na palangganita. "Hindi ko alam kung anong iniisip niyang si Marky. He was really sick pero ayaw naman niyang tawagan ka." Hindi alam ni Bea kung anong sasabihin. Kinuha na lang niya kay Peter ang palangganita na may malamig na tubig at bimpo. "How did he get sick? May nangyari ba sa kanya sa Singapore?" Nothing in particular. Na-stress lang siguro siya dahil muntik na naming hindi matalo ang opponent. He missed the ball at one point. He wasn't at his best sa game namin sa Singapore. Lagnat lang naman siguro yan na lumala dahil ayaw niya kumain. Hindi rin siya lumalabas ng kwarto mula pa kagabi nang dumating kami." Bahagyang nabawasan ang pag-alala ni Bea. "Thanks, Peter. Ako na bahala kay Marky." Tumango si Peter at ipininid ang pinto nang lumabas. Muling bumaling si Bea kay Marky. She touched his hot face. Bakit hindi siya tinatawagan ni Marky gayong ganito na ang kondisyon nito? Dahil pa rin ba sa note na iniwan niya? "Loko," bulong niya. Nang mapansing nakakunot pa rin ang noon ni Marky at mabigat ang paghinga, ay hinaplos niya ang noon nito. Sa mga sumunod na sandali ay pinunasan ni Bea ang asawa. Hirap man ay nagawa niyang hubarin ang damit ni Marky. After a few minutes, natapos niya ang pagpupunas at nagawa na rin itong palitan ng damit. Nang matiyak na bahagya ng bumaba ang temperatura ni Marky, ay nahiga si Bea sa likuran ng asawa. Hindi niya ito gustong siksikin. Hinaplos-haplos din niya ang likod nito. They had been married for almost 3 years. Kahit kailan, hindi niya yon pinagsisisihan. Pero si Marky, maaaring nagsisisi na dahil sa naging pakikitungo niya rito ng mga nagdaang araw ng kanilang pagsasama. Since the day she first saw him, hindi nagbago ang tingin niya sa asawa. He had been consistent. He was as kind-hearted and understanding as ever. Minsan, hindi niya maiwasang maisip na paano kaya kung hindi siya nakilala noon ni Marky. Paano kung hindi sa clinic niya napunta si Marky?
Nagpakasal kaya si Marky sa napipisil ng mga magulang nito para dito? At paano kaya kung hindi siya kinulit-kulit at sinundan noon ni Marky? She could not imagine being married to another man. Habang unti-unting iginugupo ng antok, ay unti-unti ring bumalik sa isip ni Bea ang isang alaala ng mga panahong pabalik-balik si Marky sa klinik niya at sinusubukang manligaw. Hindi ko alam kung anong gusto mo sa akin, Mr. Lee. Mukha rin napakarami mong free time, pero ako hindi ganun. Rational na paliwanag ni Bea sa binatang minsan lang niyang naging pasyente sa kanyang dental clinic. Ilang linggo na rin siyang binibisita ni Marky Lorenzo Lee. Minsan ay tatlong magkakasunod na araw kung pumunta ang binata. Minsan naman isang linggong hindi magpapakita. At kapag inaakala niyang hindi nababalik ang binata, ay nalulungkot siya. At sa mga pagkakataong yun, bigla na lang susulpot ang binata. And he would force her to say that she miss him. Ngunit ni minsan ay hindi umamin si Bea. Sa halip itinataboy niya si Marky. Paano ba naman hindi niya alam kung seryoso ba ang binata sa mga pinagsasabi sa kanya? Hindi ko gustong sabihin na ganito kaaga. Dahil baka isipin mo naman hindi ako seryoso. But you're leaving me with no choice. So, tila sadya pang ibinitin ni Marky ang sasabihin. I'd like to marry a dentist. He added cheerfully. His beautiful eyes were sparkling like a pair of precious marbles. Bea had never seen such an attractive guy before. Marky was both gorgeous and cheeky. Kaya naman hindi niya malaman kung paniniwalaan ba niya ang mga sinasabi nito. Napaka-playful nito para maging sincero. O dahil na rin siguro sa magaan nitong expression sa tuwi na. Kaya hindi niya mawari kung seryoso ba talaga ito. Yun lang ang dahilan mo kaya mo ako kinukulit? Well, if you're serious, I'd like to wish you luck on your hunt. Maraming dentista sa Pilipinas kaya marami kang pagpipilian. She answered in a conversational tone. Kahit na nga ba parang gusto nang lumabas ang puso niya mula sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng pagpintig niyon. Biglang dumukwang si Marky. Their faces were inches apart. Enough for her to see how handsome he was. Too handsome in fact. Sinasabi ng isip ni Bea na lumayo, but her pride would not let her. And that would be awkward. Magmumukhang natatakot siya, gayong wala namang ginagawa ang binata. If I want another dentist, wala sana ako dito ngayon. Miss Bea Jacinto, it is you. I want to marry. Napakurap si Bea. Was he talking about marriage? Hindi tuloy niya mapigilang matawa. Why are you laughing? Because you're so funny. Sagot niya sa pagitan ng pagtawa. Marky leaned back against his seat. Pagkatapos ay pinag-cross ang mga braso. You don't believe me, do you? Fine. Don't believe me. I'll just kiss you if you won't stop. Then I'll tell your parents that I kiss you para ipakasal nila tayo. That be easier? Lalong natawa si Bea. Anong akala mo? Nasa panahon pa rin tayo ni Maria Clara? His face turned serious. Fine, let's find out. Bago pa maisip ni Bea kung anong balak gawin ni Marky, ay muling dumukwang ang lalaki. This time, lumapat na ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nakahawak ang kamay sa likod ng kanyang ulo, kaya naman hindi niya magawang umiwas. Napapikit na lang tuloy siya ng mariin. Mariin din niyang naikuyom ang mga kamay. Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Bea. Sa puntong halos takpan na niya ang kanyang mga tainga, huwag lamang yung marinig. Nagsisimula na rin siyang kabahan. Hanggang saan kaya aabot ang nakabibinging tunog na yun? Hindi lumayo si Marky hanggang sa maramdaman marahil ang pagtugon ni Bea sa halik. Sa puntong yun ay may kakaiba na rin nararamdaman si Bea. At dahil doon hindi na niya hihintayin sabihin ng daddy niya na pakasalan si Marky. Siya na mismo magsasabi kay Marky na pakasalan siya. Masakit ang ulo ni Marky na magising, subalit hindi na kasinsama ng pakiramdam niya kahapon ang nararamdaman niya. Nabawasan na rin ang pananakit ng kanyang mga kalamnan. Nang mapatingin siya sa wall clock ay alas 8 na. Patayo na siya ng maramdamang may nakasiksik sa kanyang likuran. Sa tabi na rin ba niya natulog si Peter?
dahil sa kakaalaga sa kanya. Gamit ang likod, natatawang itinulak niya ang lalaki upang magising. Man, kapag nalaman to ni Jelay, baka pagselosan ako nun. Iniangat niya ang kanyang kamay para tapikin si Peter. Nagtaka pa siya nang sa malambot na katawan lumapat ang kanyang palad. He was sure it was a woman's body. Dahil sa naisip ay bigla siyang napabaling sa likuran. Bea? Nakailang kurap siya, kinusot pa ang mga mata para makatiyak nang asawa nga niya ang kanyang nakikita. Hindi pa nakontento. Hinahawakan pa niya ang kamay nito at inihaplo sa mukha. It's really you. Nangingiting pagkausap niya sa sarili. Kumilo si Bea dahil sa ginawa ni Marky. Nang tuluyang magising ay kagad na bumangon at hinawakan ang kanyang noo gamit ang libreng kamay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Puno ng pag-alala nitong tanong. Much better. Nakangiting sagot ni Marky. He rubbed her hand against his lips. Are you so worried about me? Sa puntong yun ay biglang sumeryoso ang mukha ni Bea. Binawi rin ang kamay mula sa kanya. Bakit na hindi mo man lang ako tinawagan? Ganito na pala ang lagay mo. Seryoso man ang tono ay hindi pa rin nakaligtas kay Marky ang nakapailalim doon na pag-alala. You told me not to call you, right? Hindi na mahalaga yun. Ang importante, you're here. Oras na mayakap kita, sigurado akong bubuti na pakiramdam ko. Aabutin sana niya ito nang bigla itong bumitaw mula sa pagkakahawak niya tumayo. Tumigil ka. Nakapamaywang nitong sabi. Ang sabi ni Peter, hindi ka raw kumakain. Gawin mo pa uli yun. Makakatikim ka talaga sa akin. Pagkasabi nun ay lumakad dito patungo sa pinto. Where are you going, sweetheart? Makikialam ako sa kusina nyo. Ipagluluto kita. Samba ko lang mukhang sagot ito. Kahit ganun ang reaksyon ni Bea ay hindi pa rin mabura ang ngiti sa mga labi ni Marky. Bumangon na siya kahit medyo mabigat pa ang pakaramdam. He was feeling lighthearted. Nagbihis siya upang sumunod kay Bea. Pagpasok ni Bea sa kusina ay kagad siyang naghanda ng light meal para kay Marky. Bago pa matapos ay inabutan siya roon ng nutritionist ng team na si Nyla. Gumanti siya ng ngiti ng ngitian ng babae. Good morning! Bati ni Nyla. Morning, I hope you don't mind. Nakialam na ako rito. No, it's okay. Para ba yan kay Marky? Tanong ni Nyla. Nakaturo sa hinahanda ni Bea. Okay na ba siya? Ang sabi niya kagabi sa doktor ng team, okay lang daw siya kahit obvious naman hindi. Hindi kami sigurado kung iniinom ba niya yung gamot na binigay ng doktor. Peter was kind enough to look after him. Yeah, nahabutan ko nga si Peter kagabi sa room ni Marky. Medyo okay na naman siya. Glad to hear that. Hindi ba kayang pumunta ni Marky sa dining area? Maihinandang pagkain ang cook. But of course, mas mabuti kung ang iniluto mo kakainin ni Marky. You can eat with us. I can. Sabay pa sina Bea at Nyla na napatingin sa bungad ng kusina. Naroon si Marky. Pagkatapos makipagpalitan ng pagbati kay Nyla, ay lumapit sa kanyang asawa. Minsan ka lang pumunta rito, kaya dapat na kumain ka naman ng kasama naming lahat. Sumang-ayon na lang si Bea. Mukha namang maayos ng kalagayan ni Marky. Plus, it would be so uncomfortable kung magkukulong silang dalawa sa kwarto habang naroon ang lahat at magkakasalong kumain. Sukat sa naisip ay nag-init ang kanyang mga pisngi. Pagkalipas ng ilang minuto, para nang ang fiesta ang dining room. Kompleto ang lahat ng main player hanggang sa mga trainee ng team. Parang noong isang taon pa huling nagawi roon si Bea. Hindi tuloy niya maiwasang hindi mailang. Sinasabi ko na nga ba umaarte lang niyan para pumunta dito si Bea? Kansyaw ni Gif sa ngiting-ngiti na si Marky. Of course not. I was really sick. Tiningnan pa ni Marky si Bea. Love sick. Umani ng kansyaw ang kanyang asawa mula sa kanilang mga kasama. Particular na kina Mark at Kobe. Pero nang mapansin ng dalawa na nakatingin si Bea, ay kagad na nanahimik at tumutok sa pagkain. Lihim na natawa si Bea. Look at him now. Nung nasa plane tayo po eh, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kahit hindi tayo natalo. He keeps insisting na dapat may punishment siya. Tama ba, Rome? Si Sparks yun. Do you still need punishment? Tanong ni Rome kay Marky sa seryosong tono. Sa unang beses ay nagangat din ang paningin mula sa pagkain. It's not my fault. Ikaw rin ang nagsabi nun, Rome.
at wala akong natatanda ang nagsabi ako ng ganyan. Baling uli ni Marky kay Sparks. If you're too envious, then get married too. Bea could not help but stare at her husband. Marky looked really happy. He was smiling cheekily at everyone. Tila ito batang nabigyan ng candy at tuwang-tuwa. She had not seen him smile like this in a while. Hindi na dapat siya magtaka kung bakit. She had been so hard on him since her miscarriage. Nang bumaling sa kanya si Marky at mahuli siyang nakatingin, ay mabilis siyang hinagkan sa buhok. Kahit maraming nakatingin sa kanila, she felt light and happy. Traditional Chinese wedding ang seremonya ng kasal na nag-iisang kapatid na babae ni Marky na si Livia. Sa Golden Sunset Resort sa Calatagan, Batangas ang venue ng kasal. Conference room yun, subalit dinisenyuhan at inayos ng naaayon sa okasyon. Ang bride at groom ay kapwa nakasuot ng pulang traditional na damit pangkasal. Hindi lamang yun, maging ang bawat kagamitan sa loob ng hall ay pulos-pula rin ang kulay. Bea could not help but reminisce about her own wedding. Hindi naaayon sa tradisyon ng mga Chinese ang kasal nila ni Marky. Bago magsimula ang seremonya ay nilapitan siya ng ina ni Marky. Hindi niya malaman kung paano babati ng ginang. Hindi kasi niya alam kung paano ba ang paraan ng pagbati sa Chinese. Pero nang yakapin siya ng ginang, kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Ang ginang man ay nakasuot din ng pulang traditional na damit. Bea was not wearing a traditional dress, but she was wearing something red, nonetheless. Hindi ka pa rin ba nagdadalang tao, Iha? Yun kagad ang lumabas na tanong sa mga labi ng ginang. Yun palagi ang una nitong itinatanong tuwing magkikita sila. Hindi pa po, Mama. Magalang na tugon ni Bea. Pinilit niyang gawing normal ang tono at ekspresyon kahit lumungkot ng bahagya ang anyo ng ginang. Pero huwag po kayo mag-alala. Nararamdaman ko po na malapit na kami magkanak ni Marky. Pagbibigay assurance niya. She never told the old woman about her condition. Kahit ang pamilya niya ay hindi rin yun alam. Nung makalabas siya ng hospital pagkatapos makunan, ay dumalaw ang mama ni Marky. Hinding-hindi niya malilimutan ang mga sinabi nito na dahilan kung bakit determinado siyang magbuntis. Ginagap ng mama ni Marky ang kamay ni Bea. Nakalarawan ang simpatsya sa mukha ng ginang. Mabuti naman at maayos na ang kondisyon mo. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Bata ka pa naman at malusog kaya tiyak na magdadalang tao ka uli. Tila may bumikig sa lalamunan ni Bea. Nagsimula na rin mamasa ang kanyang mga mata. Mama, nangatal ang kanyang mga labi, hindi niya alam kung paano sasabihin ang ipinalam ng doktor. Alam kong hindi tama na sabihin ko sa iyo ito ngayon, pero dapat mong malaman na ikaw na lang ang natitirang pag-asa para magkaayos si Lorenzo at ang kanyang papa. Hindi lingid sa iyo natutulang asawa ko sa piniling propesyon ni Lorenzo at mas humigpit ang pagkakahawak ng ginang sa kamay ni Bea. Alam mo rin natutul siya sa pagpapakasal sa iyo ng anak namin. Alam kong naiintindihan mo ako, Bea. Kung magkakaanak kayo ng lalaki ni Lorenzo, maaaring maayos ulit kahit papano ang relasyon ng mag-ama. Kulang ang sabihing natigilan ng husto si Bea. Right then and there, she wanted to weep in despair. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ng ginang sa kanya, paano pa niya sasabihin ang kanyang kalagayan? I'm counting on you, Bea. Hindi ka ba nabobor? Napukaw ang atensyon ni Bea ng tanong na yun ni Marky. Mabilis niyang pinahid ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Bakit? I'm so bored. Humihikab na sagot ni Marky. Kasunod na ang tea ceremony. What's so enjoyable about watching people drink tea? And we're not even included. We're merely bystanders? Siniko niya ang asawa at inilibot ang tingin sa paligid. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Makarating pa sa papa mo. Tawang-tawang hinawakan ni Marky ang kanyang kamay. Magandang scenery sa labas. Walang mangyayari sa atin kung magpapakaburyo tayo dito. Let's sneak out. Walang nagawa si Bea nang hilahin siya ni Marky palabas ng hall. Nang makalabas sila ay napangiti na rin siya. Totoo naman ang magandang lugar. At matagal na rin mula nung huli siyang makapunta sa beach. Noong kasal pa yata nila, hindi niya napigil ang marahang pagtawa. What's funny? Tanong ni Marky na inakbayan pa siya. Wala. Ah, hindi mo sasabihin ha? Umakma itong hahawakan siya, mabilis namang nakaiwas si Bea.
Huwag kang parang bata, Marky. Itigil mo kakalapit. I wasn't thinking of anything really. Sabi niya bagaman patuloy pa rin sa pag-atras habang patuloy naman sa paglapit si Marky. Kung ganun, bakit ka umatras? Kailan kaya sasabihin ni Bea ang napag-usapan nila ng mami ni Marky? Magbubuntis pa kaya siya? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto. Maraming salamat!